My warmest greetings to the producer, staff, and host of DZME Target on Air radio program. Over the years, you have provided the public with reliable news and information, as well as insightful commentaries and features. May you remain a strong partner of government in building a more informed and empowered citizenry. Congratulations, and I wish you all the best. Ito, nagsimula na ho mga kaibigan, kumbaga 90 days ay yung araw ho ng campaign period para ho sa halalan 2022. Kumbaga meron ho nga inilunsad yung mga presidential at vice presidential candidate doon ho sa kanilang proclamation rally. Kumbaga doon ho sa iba't ibang lugar. Di ba kahapon may isang presidential aspirant, mukhang walang permit, dyan ho sa Quezon City. Ito nga ho ating kausapin, si Legal Network for Truthful Election, Executive Director, ito ho si Attorney Rona Anna Caritos. Nasa linya ng ating komunikasyon, magandang hapon, Attorney Rona. Magandang hapon, Sir Rex. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapanood. Apo, at attorney, para ho sa kabatiran ng ating mga nakikinig, at ano po yung gagampanin ng inyong grupo, kumbaga dito sa Lente, dito sa tuwing may election ho? Apo, ang Lente po kasi karitwaya mga abogado, mga law students, mga paralegals, mga individual na natatrabaho para sa election at para sa darating po. At ngayon, habang kaya ibig po ang kampanya, mag-monitor kami ng compliance dun sa health and safety of all dun sa mga COVID resolution dito po sa campaign period and election group, mag-monitor rin po kami and we'll provide legal assistance lalo na po sa vulnerable sector, so i-monitor rin po yun ng LENTE. And ano po, ang siyempre po, andyan po rin po yung trabaho sa public education. So para po sa mga tagapakinig natin, sa mga grupo na gusto po ng public education or voter education ng mga federal, nabibigay po kami yan. Basta po na importante sa inyo nag-request sa aming grupo. Apo, at sa ngayon ba, bali lang na po yung volunteers ng LENTE, Attorney Caritos? Sa ngayon po, dahil hindi naman po kami malakihan yung monitoring na gagawin namin kasi nga, ito po talaga yung monitoring na ginagawa namin sa LENTE. Particular po doon sa mga gusto namin i-advocate or i-lobby sa mga pagbabago sa mga batas natin. At ina-target po namin ng number of volunteers is 8,000. Mm-hmm. And wala po kami sa kalahati, but hopefully makuha namin yung kalahati sa 8,000 by the end of March and by April makuha na po yung 8,000 na ideal number of our volunteers all over the country. Apo, at mahalaga na marinig o malaman ho ng mga botante yung mga inilatag ho na pangako ng kandidato para ho dun sa mga pan-national o pan-local position, yung kanilang mga plataforma. Kaya gaano ho kahalaga yung pagdalo dun ho sa mga kandidato sa mga panayam at sorti sa Attorney Caritos? Napakahalaga po niyan kasi yan po ay responsibilidad at obligasyon ng mga kandidato. Lahat ng mga kandidato na ipaalam sa mga botante kung ano yung kanilang programa o plataforma. At lahat ng grid para sa barang kung sila ay mananalo, kung sila ay papalari na manalo. So, sana po sa lahat ng mga kandidato na sila po ay umatend. Kasi hindi naman din po para sa kanila, yan po ay para sa mga taong bayan, mga botante po. Para sa granted tayo lahat sa pagboto natin sa Mayo already. Apo, at dapat na maging wise yung ating mga botante sa pagpili kung sino yung mga nangangako ng mga, sabi nga ho, yung makatotohanan at sino hin ang bobola lang ho, attorney? Oo, kasi mas maging wise tayo kasi napakusyal ng pananalin natin mga officials sa yung darating Mayo kasi nag-adapt ang ating ekonomiya at marami-rami yung dapat traduhin para makarecover tayo sa pandemya na
nasa lalim tayo sa huling. Mahalaga ang makilatis ng mga kababayan natin, ng lahat ng mga botante, yung 67 million na mga registered voters para sa darating na Mayo, lahat ng mga kandidato, kasi napakalaki ng obligasyon at responsibilidad na magkakaroon sila, kasi nga ekonomiya una-una, ang ating ekonomiya ay sobrang naapektuhan nitong dalawang taon na halos na tayo ay savaged by the pandemic. So yan ay napaka-importanting gagawin natin ngayon darating Mayo. Apa, at sa palagay niyo, Atty., kumbaga mas madali ho bang makilatis ngayon yung mga kandidato kumpara ho noon, bagamat nasa panahon pa rin ho tayo ng pandemya ho ngayon? Mas madali po makilatis kasi nga po sa prevalent ng social media, yung paggamit po natin ng iba't ibang online platforms. Mm-hmm. Madali po natin makilala yung mga kandidato. Pero mahalaga pa rin po na dun sa, lalo na po dun sa sanction debate or discussion sa gagawin ng COMELEC natin, yung tatlo para sa presidential votes at isa sa vice presidential votes. Dahil yan po yung COMELEC sanction activity na sana po lahat ng kandidato ay maka-attend at magpakilala sa mga botante. Sa ating lahat. Apo, at ayon nga sa COMELEC, kumbaga mahigit po dun sa kalahati na boboto sa halalan, sa 2022, Atty., kumbaga youth population at nasa edad naman 18 hanggang 21, sa palagay po ba ninyo, malaking implikasyon ito sa outcome ng halalan kumpara doon sa lumalabas ng mga survey, ha? Unfortunately, sa totoo lang, Sir Rex, yung youth vote na sinasabi nila, hindi pa talaga yan natin nakikita ng buong-buo o salido. Kasi ang youth vote naman, hindi lang siya dahil kabataan. Kaya maraming mga factors na makakaapekto kung paano bumoto ang isang tao. At hindi lang yan dinedetermine ng edad. Kasi mayroong pamilya na impluensya, may education na impluensya, may surroundings or environment na impluensya. Kaya nung 2019, kung titingnan natin, Sir Rex, di ba madaming university surveys na lumabas na halos yung mga nananalo ay sa 8 diretso. Pero nung lumabas yung eleksyon, yung results ng eleksyon, wala kahit isa na pumasok doon sa 8 diretso. So hindi pa talaga solido yung youth vote kasi hindi lang edad ang magdedetermine ng pagboto ng isang tao. Marami pang factors, family, environment, education. Atty., kapag ka-eleksyon, kumbaga lumulutang pa rin ho yung vote buying, pinagbabawal sa panahon ho ngayon, mukhang madali ho ngayon yung access, gawa nga ho ng mga kagaya ho ng Paymaya, yung GCash, mukhang dito mahihirapan ng COMELEC para matrace sinasagawang vote buying. Sa totoo lang, Sir Rex, kahit nga dun sa old school na vote buying, yung direktang pagpapalit ng pera or pagbibigay ng pera sa kapalit ng boto, yun nga po, hirap na tayo eh. At ang COMELEC po mismo, lalo na po dito sa online, ang maganda lang po sa online, kahit pa paano may paper trail. Ang problema, kahit may paper trail, paano mo papatunayan, katulad nung sa old school na vote buying, yung direktang pagpapalit ng pera, na ito talaga ay para ma-impluensyahan yung boto ng isang tao. So yun pa rin po yung problema natin dyan sa mga ganyang transaction, whether it's online o yung offline po na vote buying na nakagisa na natin sa mga dati pang eleksyon. Apo, at para ho sa LENTE, Atty., kumbaga ano ho yung mas maganda, yung traditional na pagboto o yung machine na ginagawa pa rin ho ngayon? Sa ngayon po sa amin sa LENTE, kasi nga po, ayan pong usapin ang pagbalik sa manual na pagbibilang ng boto, ay nagsimula po 2019-2020. Yung naging posisyon po natin dyan sa LENTE ay wala nang sapat na panahon para i-implement yung pagbabalik natin sa manual na pagbibilang. Pero hopefully after the elections po, after the May 2022 elections, yung pong mga mahalal nating mga representatives sa House at mga senador sa Senate, pagtuunan po nila ng pansin yung ating election laws. Kasi for the past two congresses po, unfortunately, wala pong masyadong batas na ipapasa na may patungkol sa eleksyon na a-addressin. Kunyari po, yung gaano kalaki yung pwedeng gastusin ng kandidato. Alam niyo po ba, Sir Rex, expense limit pa rin po natin ngayon, 30 years ago pa siya na-set. So napaka-unrealistic na po ng mga ibang batas natin pang eleksyon na talagang panahon na para baguhin. Pero yun nga lang po,
experience namin sa Lente, hindi siya masyado priority eh, yung mga election laws natin pagkatapos ng halal. So hopefully after the May 2022 election, umupo po lahat ng mga stakeholders para pag-usapan at ripasuhin na finally yung ating mga batas pang election na dapat mas maging responsive sa mga nangyayari po ngayon, teknolohiya, doon sa ano po yung uri ng vote buying. So madali po tayo dapat baguhin sa mga batas pang election natin. Opo, at kami nagpapasalamat po, Attorney Rona Ana Caritos. At baka meron po kayo mensahe sa ating mga botante kung paano natin sila hihikayatin na pumili ng tamang ilalagay ho sa balota. Ang COMELEC po, yung isang innovation nila na para po ma-address yung ongoing pandemic kasi may limitation po doon sa mga in-person na mga campaign activities. Doon po mga assemblies or rallies. Ang COMELEC po, every night o bawat gabi, doon po sa kanilang COMELEC e-rally Facebook page, tuwing alas 7 po, ay makikita natin at mapapanood yung mga official, yung mga national candidates o yung mga individual na tumatakbo sa mga pang-national na posisyon. Ano po ba yung mga pang-national na posisyon? Presidente, vice-presidente, senators at party list. So meron po tayong gabi-gabi na pagkakataon at oportunidad na mas makilala po yung mga tumatakbo sa mga pang-national na posisyon. So una po, i-follow lang po natin yung Facebook page ng COMELEC e-rally. Pangalawa, huwag na po natin intayin yung araw ng eleksyon para malaman natin kung saan tayo boboto. Kasi dahil meron po tayong pandemic, ang isa po sa mga na-recognize namin na choke point pagdating po sa araw ng halalan ay yung paghahanap kung saan boboto ang mga tao. So sana po, kung tayo ay may pagkakataon at oportunidad na malaman ng mas maaga kung saan tayo boboto ang presinto, ano yung classroom, alamin na natin para hindi na po tayo dumagdag dun sa pila ng mga tao na magtatanong pa kung saan boboto. Yan po, Sir Rex, magandang hapon po. Apa, salamat po, Attorney Rona Ana Caritos. Maraming salamat din po. Yan ang tinig mga kaibigan ni Legal Network for Truthful Election, LENTE, Executive Director, si Attorney Mama Rona Ana Caritos. Oras sa Pilipinas sa 3:26 ng hapon. For peace party list na tayo. May trabaho ako para sa'yo. Ito lang ang kailangan mo. Be an agent. Register as agent. Mag-imbita ng 5 player members mo. At siguraduhin may 3 active players kada linggo. Maging ahente para mas masaya ang buhay. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Cayanong sa Target, on air.